Have you ever engaged in any corrupt practices? Hi guys! For today's video, gagawa kami ng aking pamangkin na si Joper. Yes, hi guys! About sa mainit na issue na viral ngayon online. Okay? Bali, magbibigay din kami ng sarili namin sa lobby, opinion, at syempre mga katotohanan tungkol sa mga binatong question doon sa video o clip na ating papanoorin. Kaya, samahan nyo kami manood. Bali, ito yung dating video na ng tumakbong vice presidente nung nakaraang halalan. Una natin ang panahon si Lenny at si Marcos since yun naman ang ano, medyo masyong mainit sa publiko at sa media. Okay, sa napanood nyo, sa napanood natin, nakita natin na yung light na sign. Oo. Bale, itinapat ni Lenny Robredo kay Marcos. Sinasabi ng mga dilawan na itong Marcos nga daw o yung dating si Ferdinand Marcos ay may hidden wealth na ninakaw mula from our government. Yes. Totoo nga ba na may hidden wealth na ninakaw ang mga Marcos noong panahon nila? Okay. Bale, sinasabi ni Bongbong Marcos na yung nagawa ng kanyang ama ay dapat na hindi na ibuntong pa sa susunod na generasyon o sa kanila. Di ba? Kasi nangyari na yung kung ano man nangyari sa nakaraan. Diba? Kasi iba na, hindi naman na siya si Ferdinand Marcos, anak na siya. Diba? Kaya hindi dapat natin husgahan kung paano siya mamumuno sa ating bansa. Diba? Sino ba tayo para man judge? Tama. Diba? Who am I to judge? Who am I to judge a person? Diba? Tama. Ay, let money Pacquiao lead the prayer. Joke lang po. Kaya natin mag-lead ng prayer si Manny at least para maging matiwasay yung ano, di ba? Ang simula. Manny, alam mo na ako saan ka. Dapat ba isama sa death penalty ang mga mapapatunayang nangurakot? Oh my gosh, guys. Dapat nga bang isama sa death penalty ang mga nangurakot? Oo o hindi? Yes or no? Let me see your answers, please. Bale, ang mga mga reaksyon ng mga kandidato bilang presidente ay lahat sila nag-dislike. Ano nga bang death penalty? Yes. Ito yung parusa sa nasasakdal. Okay? Bale, parusa na kamatayan. Patulad ng pagbitay, pagkitil ng buhay sa isang taong nakagawa ng karumaldungan. Pero sinasabi dito sa issue na to, kung isasama ba yung mga politikong na-engage sa corruption. Alos lahat sila nag-thumbs down, ibig sabihin, ayaw nila. Ikaw ba, sa tingin mo, gusto mo ba na amahan ng rap or na-engage ng mga politiko isang sama sa death penalty? Para sa akin kasi, against ako dyan sa death penalty na lang eh. Kasi, hindi naman yan yung hindi yung right way talaga para malesen yung crime sa bansa. Di ba nga, sabi nga ni Willie, bakit hindi nila pagtuunan yung pansin sa batas ng tiyan, sa edukasyon? Doon na lang ituon ang mga batas para sa mga susunod na henerasyon. Bali kasi para sa akin yung death penalty, disadvantage para sa mga mahihirap. Yes, diba? Aabusuhin lang yun ng gobyerno. Yes, bali ang mas atulan lang nitong parusang to, yung mga kapos, yung mga walang kakayanan para mag-hire ng lawyer para ipagtanggol sila sa husgado. Di ba? We should be, guys, open-minded. Lalo na sa mga, sa mga gagawin nating decision sa buhay. May makate. May masabi. Okay, guys. Next video. Okay, next question. Next question pala. Is it time to pass an anti-dynasty law? Oh my God. Yes or no? Okay. Yung anti-dynasty. Anti-dynasty naman. Let's see, nag-thumbs up. Okay. Bale, bakit? Ewan natin. What's the catch? Bakit nag-thumbs up? Siguro may malang sila sa publiko.
di ba? Para may magandang image sila na may ipakita na tutol sila. Pero sa totoo lang, ang mga namumuno, puro sila-sila rin. Sila-sila. Magkakamag-anak, di ba? Nasa, katulad nung na, ni Aquino, ni Duterte, di ba? Marami dyan na nasa Senado, mga politiko na nakaupo, di ba? Yes. Ipaglalaban mo ba ang pagbaba ng income tax? Yes or no? Income tax. Yes or no? Yes, Senator Cayetano Escudero, yes. No, Senator Onasan, pagbaba ng income tax? Pagbaba ng income tax. Ipaglalaban mo ba pagbaba ng income tax? Kung yes or no? Yes. Yes. Siyempre, mas gusto ng karamihan, di ba, lahat tayo, lahat ng trabaho, di ba, gusto maliit lang ang income tax. Para siyempre, mas malaking matira. Para siyempre, ang laki ng ang gastusin ngayon sa bahay. Ang laki na, ang tataas na lang ang bilihin. Sa panahon ngayon, pandemya. Yes. Tama lang, bali. Kevin? Angry tayo dyan, guys. Angry tayo dyan. Okay. Guys, bali, yun lang naman yung clips na mainit ngayon sa publiko at sa social media. Dahil nga, malapit na ang election 2022. Okay. Mayroon kanya-kanya tayong opinion, mga political views, perspective, at mga sariling opinion kung bakit natin iboboto yung taong to, yung politikong ito, di ba? At the end of the day, kailangan lang tayo ng mga politiko sa halal. Huwag natin kalilimutan na, syempre, tayo pa rin ang may hawak kung sino ang dapat na mahalal bilang presidente o mamuno sa bansang Pilipinas. Sa mga close-minded at teenager dyan, nakagaya ko, dati din sobrang close-minded ko about sa mga political stance, kung ano ba yung political stance ko as a person. I do a lot of historical research and I learned that about it. At umuupo sa pwesto, may puso. Okay. At may pagmamahal sa bayan. At hindi lang sa pwesto ang iniingatan. Yes. Irespeto natin yung opinion ng bawat isa. To be president is a question of responsibility talaga, guys. Gusto kong sabihin sa inyong lahat na kapwa ka Pinoy na bumoto ng may puso at may bukas ang isip kung sino talaga ang karapat-dapat na umupo bilang presidente ngayong susunod na halalan. To be president is about an honor and responsibility and your vote counts. Tama, okay. Guys, bale, good luck sa ating lahat sa darating na halalan. Yun lang, salamat sa panonood. Good luck election 2022. Bye guys! Bye-bye. Thank you for watching.